Hello po sa inyo lahat. Welcome back po sa channel natin. Pag-uusapan po natin ngayon kung sino-sino nga ba yung pwedeng pumasok dito sa Canada ngayong may COVID. So sa pagkakaalam po natin, ang Prime Minister ng Canada ay naglagay ng travel restrictions kung sino-sino po yung pwedeng pumasok dito. So meaning limited po yung mga taong pwedeng pumasok ng Canada. So sino-sino nga ba ang pwedeng pumasok sa Canada ngayong may COVID? Ang kauna-unahan po sa ating listahan ay mga Canadian citizens. At ang pangalawa naman po ay mga dual Canadian citizens. Basta po itong mga dual na to ay may Canadian passport at meron din po silang authorization ay pwede silang pumasok dito sa Canada. At syempre, pwede din po pumasok sa Canada ang mga permanent residents ng Canada. At ang kahuli-hulihan ay ang ibang foreign nationals. So, hindi ibig sabihin na may visitor visa ka dito sa Canada, ay pwede ka na magpunta sa Canada. Dahil unang-una sa lahat, hindi ka pwedeng pumasok sa Canada kung foreign national ka at ang purpose mo ay for travel, so tourism, recreation, at entertainment. So, bawal ka pong pumasok ng Canada kung yun yung rason mo ng pagpunta dito sa Canada. So, pag-usapan po natin yung mga restrictions sa foreign nationals na pwedeng pumasok dito sa Canada. Pwede kang pumasok kung may immediate family member ka, meaning may nanay, may tatay, may asawa, may anak, o kahit tiyahin o tiyuhin dito sa Canada na Canadian citizens or permanent residents ng Canada. So, pwede ka dito basta kukuha ka lang din ng authorization. So, ilalagay ko po yung link kung ano yung mga kailangan dito sa description box. So, bisitahin nyo na lang din po yung link na ipopost ko dun sa description box. Pwede din pumasok dito sa Canada yung mga foreign nationals na pupunta dito for compassionate reasons. Meaning, may malubha kang aalagaan dito sa Canada o kailangan mong nandito ka sa Canada kasi malubha na yung kalagayan ng mahal mo sa buhay. So, kung ganun yung rason, pwede kang pumunta dito sa Canada pero kailangan approved siya ng Public Health Agency of Canada. Basta may essential reasons ka kung bakit ka pupunta sa Canada, makakapasok ka. Kung pupunta ka dito, again, for recreation, travel, tourism, entertainment, then hindi ka makakapasok dito sa Canada. Pwedeng pumasok dito yung mga temporary workers, mga international students, hindi lahat, pero some of them can enter Canada. Tapos, meron din tayong connecting passengers. Yung mga connecting passengers, sa airport lang sila nag-stay, bawal silang lumabas. So, yun yung mga pwedeng pumasok dito sa Canada. Tapos, kung mag-aeroplano ka papunta dito sa Canada, i-check ka din ng mga airlines kung pwede ka bang mag-travel. At mask, face mask is mandatory. At sinabi ko nga kanina, mandatory din yung 14-day quarantine. So, ang tawag doon ay 14-day quarantine plan na nakalagay doon kung paano ka makakapunta doon sa accommodation mo, kung ano yung accommodation mo, kung paano yung groceries mo, at kung paano din yung access mo sa medical services kung kailangan mo. So, mahigpit dito sa Canada ngayon kasi nga ayaw nilang lumalapa yung pag-spread ng COVID-19. Kaya kailangan natin sumunod sa mga restrictions na to. Kung nasa US ka naman at truck driver ka ng mga groceries, deliveries, walang problema doon. Hindi mo na kailangan mag-quarantine. Pero kung pupunta ka dito at iba yung rason mo, hindi yung katulad ng mga truck delivery drivers, then kailangan mong mag 14-day quarantine. Mandatory talaga yon. So, yun po yung pwedeng pumasok dito sa Canada as of now habang may COVID-19 pa tayo. At enjoy lang po natin ang ating araw, gabi o tanghali dyan sa inyo. Ingat po palagi at I'll see you in my next video. Bye-bye po!